Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi pa rin ito sinukuan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama pagkatapos nitong ipagtabuyan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Doktora Annalyn Santos dahil pira lamang umano ang pakay nito sa kanya sa kadahilanan na agad naman din itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama na hindi umano totoo ang mga pinagsasabi nito ni Moira sa kanya sa kadahilanan ng tawagan nito ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Doktora Annalyn Santos at nang sabihin nito ni Dr. Tanyag sa kanyang anak na bumalik umano ito. Dahil bumalik na umano ang mga alaala ni Dr. Tanyag at dito hindi naman ito nagdadalawang isip itong si Dr. Annalyn Santos na bumalik sa pamamahay ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. At tuwang-tuwa itong si Dr. Annalyn Santos pagkatapos nitong marinig ang mga sinasabi ng kanyang ama na bumalik na umano ang kanyang mga alaala. At dito nang makarating na ito sa pamamahay ni Dr. Tanyag, itong si Dr. Annalyn Santos ay hindi naman ito nagdadalawang isip itong si Dr. Annalyn Santos na puntahan ang kanyang ama at nang makaharap na itong dalawa ay agad naman itong niyakap ni Dr. Annalyn Santos ang kanyang ama at dito agad naman din itong nagsalita itong si Dr. Tanyag at sinabihan nito ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Doktora Annalyn Santos na gusto umano nitong lumanghap ng sariwang hangin sa kadahilanan na agad naman itong ipinasyal ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama sa palibot ng kaninang pamamahay. At habang ipinasyal nito ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang ama ay masayahin itong dalawa at ninamnam nito ni Doktora Annalyn Santos ang pagmamahal ng kanyang ama at ganun din itong si Doktor Tanyag at ninamnam din nito ni Doktor Tanyag ang pagmamahal ng kanyang anak sa kanya. Ngunit ikinagulat naman din ito ni Doktora Annalyn Santos nang bigla itong magsalita itong si Harry at sinabihan nito ni Harry itong si Doktora Annalyn Santos na habang tulak-tulak nito ni Doktora Annalyn Santos ang wheelchair ng kanyang ama na kailangan umano nilang magtago dahil dumating na umano itong si Sui at kasama umano nito ni Sui ang kanyang mami na si Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.